guys, good morning and welcome back to my YouTube channel Filipina and Turkish. I only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it's today is May 31. Guys, andito tayo ngayon sa isang kwarto. So ang gagawin ko guys, natapos na kasi ito na nilabhan ko na siya and finally malinis na siya and mabango na siya. So ngayon ang gagawin natin is itatry natin siyang ibalik dun sa lagayan niya. Kung kaya nating ibalik. Pero, good luck sa akin guys. Kasi hindi ko siya maalala kung paano ko siya ginawa kahapon. That's my problem guys. And ang oras dito ngayon is 9:40 na ng umaga. So, kanina pa kami nagising guys. Ngayon nga lang ako nakapag-vlog kasi naalala ko kailangan ko palang mag-vlog today. Come on, time cards. So yan guys, ngayon ko lang kayo nabalikan after lunch. Nag-lunch na kami and ang niloto ko is okra para sa asawa ko. Then may rice siya na Turkish rice. And then ngayon guys, nandito ako sa kwarto ng baby kasi hiniwalay ko itong mga lalabhan ko. So bumili ako ng timba tapos yung parang sunrocks dito sa Turkey. Pero special yun, sunrocks sa baby yun. Organic sunrock siya, which is pang special din siya sa baby. Yun, pumili ako kasi kailangan mawala tong mga stain na to. Ayan, oh, tingnan nyo guys. May mga dilaw-dilaw. Ayan. So, ibababad ko muna siya doon sa stain remover na yon. And then, saka ko siya lalaba. And maganda nga ngayon guys, maglaba. Kahit yung mga coat namin, nilaban ko na rin. Kasi mainit dito sa Turkey, summer dito hanggang August. So, magandang maglaba. Kahit yung mga, so susunod ko naman gagawin is yung cover ng pillow sa sopa. Ayun naman nalalaba. Guys, for today's vlog, isishare ko sa inyo kung yung 3 important reason na hindi nyo dapat pakasalan ng Turkish. Kasi may nagtanong sa akin ito sa aking YouTube. And hinanap niya ako sa Facebook and sa Instagram. Ulitin ko ulit sa inyo guys na yung Instagram ko, hindi ko nakikita yung message. Hindi ko alam kung anong ginawa ko dun. And sa Facebook ko naman, hindi ako active masyado sa Facebook. Nag-upload. Pag nag-upload lang ako sa YouTube, direct na yun sa aking Facebook, sinashare ko na siya. Pero yung everyday na nagtitingin ako sa mga posts, yung mga message, hindi ako masyadong active guys kasi super busy tayo. Anyway guys, sana itong ibibigay ko sa inyo information is makatulong din doon sa mga nagtatanong sa akin na may mga jowa-jowa dyan na mga Turkish. So, ano yung mga reason na hindi nyo dapat pakasalan ng Turkish? Hindi ko naman sinabi na huwag nyo pakasalan yung inyong mga jowa, no? Pero syempre, paghahanda ito para sa inyong magiging relasyon o magiging buhay nyo dito sa Turkey. I-share ko sa inyo yung 3 reason kung bakit hindi nyo dapat pakasalan ng Turkish. And ito is, hindi ko naman sinasabi na huwag nyo pakasalan yung mga jowa nyo kung may mag-jowa yung mga jowa nyo, mga Turkish dyan, kung may mga jowa kayo. So, disclaimer lang guys, depende din to sa mga karelasyon nyo sa Turkish na lalaki. Depende din po ito. Itong aking ibibigay is based on my experience, based on sa mga kasamahan kong mga Turkish. Kasi, alam nyo naman sa Japan, nung nandun kami is, lahat ng mga kaibigan ko halos is Turkish. Wala akong halos Pilipinang kaibigan. And I always with Turkish surrounding. So, alam ko yung mga kanilang mga ano. So, kilala ko sila. So, ano ba yung reason kung bakit hindi nyo dapat pakasalan ng Turkish? Kung kayo is kapwa ko Pilipina at ang pakay nyo is magpakasal sa foreigner at sa foreigner na Turkish and ang pakay nyo is para umasenso kayo sa buhay or para masuportahan nyo ang inyong mga magula, ang inyong mga pamilya sa Pilipinas. Kasi, alam naman natin na lahat halos ng mga Pilipino is ang mindset is kapag nakapangasawa ka ng foreigner is may gaganda yung buhay natin and masusuportahan natin yung pamilya. Kung yan yung inyong iniisip guys, huwag nyo nang ituloy na magpakasal sa Turkish kasi ang mga toko or mga Turkish is sobrang different siya sa ibang lahi. Or let's say sa mga Amerikano. Let's say sa mga Amerikano, iba ang culture nila
sa mga Amerikano. Siguro yung mga Amerikano na iintindihan yung culture ng mga Pilipino, pero ang mga tuko guys, hindi nila maiintindihan yan. Pagdating kunyari sa pagsuporta sa pamilya. O kunyari, di ba, kapag nakapangasawa tayo ng foreigner, parang, tatayuan ka ng bahay, bibigyan ka ng business sa Pilipinas, yung buong pamilya mo buhay, susuportahan mo, galing yung lahat sa asawa mo. Ang Turkish ay hindi ganun, guys. Hindi sila ganun. Hindi sila magsusuporta sa pamilya mo. Okay, asawa ka niya, and ang obligasyon niya is ikaw lang. Kumbaga, lahat ng gusto mo, lahat ng pangangailangan mo, ibibigay nila, pero hindi kasama yung pamilya mo sa Pilipinas. Magbibigay man sila, pero yung paminsan-minsan lang, yung may mga emergency lang, ganyan. Pero syempre ikaw, mahihiya ka kasi alam mo yung kanilang, makikilala mo, kasi alam mo yung culture nila na hindi sila ganun. Ibang-iba sila sa atin na ang kultura natin is lagi natin sinusuportahan yung pamilya natin sa Pilipinas. Kahit may mga asawa na tayo, patuloy pa rin yung pag-support natin sa mga magulang natin, sa mga kamag-anak natin, ganun, sa mga kapatid natin. Pero sila kasi guys, hindi ganun. Kaya kahit gusto mong ipaliwanag sa kanila, hindi nila maiintindihan yan. Kung ang pakay nyo is para umasenso sa buhay at nakapag-asawa kayo ng Turkish, huwag nyo nang asahan na aasenso ang buhay nyo sa Pilipinas or masusuportahan nyo yung inyong pamilya sa Pilipinas. Kasi hindi isang malabong mangyari yan, guys, unless kung magtatrabaho talaga kayo para bigyan ng suporta inyong pamilya. So kung yan ay pinaplano mo, huwag ka na magpakasal sa Turkish, humanap ka na lang ng iba. Okay, number two reason na hindi mo dapat pakasalan ang Turkish na lalaki, eto. Iilan-ilan lang na lalaki ang tumutulong sa kanilang asawa sa mga gawaing bahay. Asahan nyo na ang Turkish na lalaki is don yan or mga senyorito yan. Lagi lang yang nakahiga at susuportahan mo yan sila pagdating sa bahay. So, huwag mo nang asahan sa pagluluto, sa paglinis at sa pagtulong sa iyo sa mga gawaing bahay. Kasi guys, iilan lang sa mga Turkish ang marunong sa bahay. Marunong magluto, marunong linis, marunong sa lahat. So, kung iniisip mo ang Turkish na lalaki ay matutulungan kanya sa mga gawaing bahay nyo kapag kayo mag-asawa na, huwag nyo nang asahan yan. So, yan yung pangalawa nating reason kung bakit hindi nyo dapat pakasalan ang Turkish na lalaki. Kasi yung parents nila, pinalaki sila, yung mga lalaki dito, pinalaki sila na walang ginagawa, hindi sila tinundi, sila pinupuras ang turuan sa mga gawaing bahay. Kasi nga, ang trabaho lang ng lalaki is magtrabaho lang, suportahan yung pamilya niya. And ang gagawa niyan ay lahat ay yung babae. So, yung parang, yan yung culture nila, guys. Kaya, mahirap na yan baguhin. Ako, ganyan din yung asawa ko. And ang hirap niyang baguhin, kaya hindi ko na rin siya pinupuwersa. Tumutulong siya paminsan-minsan, pero hindi ko na rin siya pinipilit na tulungan ako. Ayan. So, tumutulong siya, pero paminsan-minsan. Pero most of the time, ganun siya. So, ganyan, guys. So, kung pinaplano mo magpakasal ng Turkish, handa ka ba sa ganyan? So, depende sa'yo yan kung gusto mo pang magpakasal sa Turkish ng lalaki. Anyway, pangatlo, guys, the last one is, masyado silang malapit sa kanilang pamilya. So, let's say, bigyan ko kayo ng example ha. Kunyari, nag-away kayo mag-asawa. Huwag mo nang asahan na kakampihan ka ng asawa mo. Kasi, hindi sila kakampi sa'yo. Kakampi siya sa magulang niya o sa pamilya niya. Kasi alam niyo kung bakit? Masyado silang close sa isa't isa yung pamilya nila. Yan yung mga typical na mga Turkish guys. Masyado silang malapit sa kanilang pamilya, sa mga magulang nila, masyado silang malapit. Kaya kahit anong gawin pagtatanggol mo sa sarili mo, hindi ka kakampihan ng asawa mo pagdating sa magulang at sa'yo. So, huwag mo nang ipilit, magpatalo ka na lang. So, kung hindi ka handa sa ganyang kultura ng mga Turkish, huwag ka na lang magpakasal sa mga Turkish na lalaki. Guys, hindi naman lahat sila ganyan yung kanilang ugali. Siyempre, depende rin yan sa tao. Kaya lang, yung sinishare ko sa inyo is ang my experience. And ito din yung typical na ugali nila. So, kung ikaw is handa ka naman sa ganitong kultura nila, so why not? Depende naman yan sa'yo kung mahal mo talaga yung tao. And
lahat naman is, kung mahal naman natin yung, and kung mahal naman natin yung tao, lahat naman is, kaya nating tiisin, or kaya naman natin tanggapin, diba? Ganun lang yun. So, yan guys, na-share ko lang kasi sa mga nagtatanong sa akin, and ito na yung kasagutan ng inyong katanungan, and tatapusin ko na itong video natin, and I see you tomorrow vlog. Bye guys, and thank you so much for watching.